Warning sa lahat ng mga self-promoters, gawin yung inspirasyon si site na itinigil ang pag-self-promote dahil hindi ito makakatulong sa'yo at posibleng ikasira pa ng channel mo. Makinig ka. Si Patrick Beray, hanggang ngayon hinahanap ko pa rin. Ayo, shout out pala kay Patrick. Nag-aano sa akin, may mga nagme-message na nandiligaw daw sa kanya 'yon. Sabi ko na sa link. Kasi mamaya makapo-user yung mga sinesend sa akin. Hindi natin masasabi. Sa totoo lang, misteryo pa nga sa akin talaga kung sino yung tunay na Patrick Beray. Oo, ang dami kasi, dami lumalabas. Hindi ko talaga alam kung sino yung totoo. Eh, kugutin din sana natin guest analyst. Makapagbigay ng inputs. At diba, lalo matulungan ng community na mabigyan ng edukasyon sa MA. Ano yung mga coach natin, medyo nanginig. Yung nakilala nila si Patrick Beray. Nag-post niya si Coach Daki. Sabi niya, waiting ang team number yan eh. Pagka sa pumasok sa team, yung team mismo ni Coach Patrick Beray. Ano? The long wait is over, ika nga, dahil sa gitna ng kalawakan at sumundo ng mga malulupit na tao ay ating natagpuan ang tunay na pagkakakilala ng isang Patrick Beray, ang taong sobrang misteryoso para sa mga coach, shoutcaster at ilang mga pro player. Bakit nga ba sobrang matunog ang kanyang pangalan sa mundo ng ML community? At bakit maraming naiinis o nagagalit sa kanya, pero meron rin namang nagpapasalamat sa kanya na kanyang natulungan di umano. Kilalanin natin siya sa video na ito dahil ito ang in-game story ni Patrick Beray, ang future coach, analyst o pro player ng Pinas. Masyado nang marami ang naghahanap sa kanyang pagkakakilanlan, kung saan ang ilan nga sa mga ito ay sina Coach Daki, Coach Midnight, Rod Phil at marami pang iba. Dahil madalas, di umano nilang mabasa ang pangalan ni Patrick Beray, pero blanco sila kung sino nga ba ang taong ito. Siya lang naman si Patrick Beray o mas kilala rin bilang si Patsy Gaming. At siya ay kasalukuyang 18 years old at nakatira sa Apalit, Pampanga. Pero alam naman natin na kalimitan sa malalakas na players ay nanggaling sa lugar ng Pampanga. Si Patrick ay nag-aaral bilang grade 11 student pero siya ay nahinto rin dahil nga sa problema sa pera. Bago siya maglaro ng MLBB ay nanggaling muna siya sa larong LOL at ang pinakamataas na nakuha niya ay ang Master Tier 1 ayon kay Patrick. Kaya yan, sa mga nagsasabing sa Temple Run siya nang galing abay, wala itong katotohanan dahil pang-aasar lamang ito sa kanya. Hanggang sa nalaman ni Patrick ang larong MLBB sa kanyang kaklase noong high school at ito ang simula ng kwentong MLBB niya. Pero noong mga panahon na yon ay hindi niya pa rin siniseryoso ang paglaro ng MLBB dahil mas focus pa rin siya sa LOL noong mga panahon na yon. Hanggang sa magbago ang tingin niya sa MLBB nang minsan siyang maaya ng kanyang kaklase sa isang tournament sa kanilang lugar kaya dito niya na-realize na dapat niyang seryosohin ang paglalaro. Ayaw kasi noon ni Patrick sa MLBB dahil nga copyright di umano ito ng LOL para sa kanya noon. At sa kanyang pagfo-focus ay pinangarap niyang maging malakas para balang araw ay makapasok siya sa mundo ng pro scene. Pero isang araw, isang maganda at masamang balita ang nangyari sa buhay ni Patrick Beray. Ang maganda ay noong araw na yun ay sumali sila sa isang tournament sa kanilang lugar at sila lang naman ang tinanghal na kampiyon. At ang masamang nangyari noong araw na yun ay nang makatanggap siya ng balita na nagpatunaw sa kanyang kinatatayuan noong mga oras na yun. Dahil nalaman niyang pumanaw na o nawala na ang kanyang mahal na ina kung saan ang lahat ng saya na nararamdaman niya noong sila ay nanalo ay napalitan ito ng luha at lungkot na naging dahilan para pansamantalang iwan ni Patrick ang paglalaro ng MLBB. Tama ka batang, nag-quit si Patrick sa paglalaro ng ML, ngunit kaysa magmukmok ay narealize niya na bakit hindi siya magsimulang muli at gawing mas makabuluhan ng kanyang oras. Dito na ay ginawa niyang motivation ang kanyang ina para ipagpatuloy ang pangarap na maging isang pro player balang araw. Kaya dito na niya kinausap ang kanyang mga ka-team at tinanong ang mga ito kung kaya pa ba nilang bumangon
Dahil nga maging ang mga ito ay natigil rin sa pagsali sa tournament noong nagpahinga si Patrick, ito na ay muling nabuhayan ng kanyang team na magsimulang muli. Bumalik sa pagra-rank game at pagsali sa ilang mga tournaments. Hanggang sa nakita niya ang ilang mga creators sa TikTok na may kanya-kanyang content, kaya naisipan niya rin na subukan ito at nag-share ng rotation sa TikTok. Dito na nga ay nakaramdam siya ng saya dahil may mga nagko-komento na natulungan sila ng ibinahaging tutorial nitong si Patrick. Hanggang sa unti-unti nang dumarami ang nanonood sa kanya ay dito na rin nagsulputan ng mga taong nagagalit sa kanya. Nakesyo, ang mga itinuturo niya ay mga nakaw lamang sa ibang creator at isang mayabang na tao di umano itong si Patrick Viray. At ang isa pa ay hindi di umano ma-i-apply ni Patrick sa kanyang sarili ang mga itinuturo niya sa TikTok. Pero sige, sabihin na nating ninakaw ni Patrick ang itinuturo niya sa kanyang TikTok. Pero bakit mas nauuna pa kayong magreklamo kesa sa ninakawan niya ng tutorial? At yung iba, kung magalit o mamaliit sa kanya, para bang sila yung ninakawan ng tao? At pangalawa, mayabang di umano itong si Patrick, kung saan mayabang naman talaga siya. Mayabang ka rin kasi niyayabangan mo siya, di ba? Sa panahon kasi ngayon, kung sino yung nagyayabang, sila yung pinapanood ng tao. Katulad ng NXP Solid noon na tinawag na Team Payabang. Hindi ba't umabot pa sila sa personalan noon dahil lang sa yabangan? Pero alam nyo ba, mas maganda maging kaibigan yung ipinapakita niya na mismo sayo ang ugali na meron siya kesa kapag nakatagikod ka, doon siya nagpapakilala. At pangatlo, hindi di umano ma-apply ni Patrick Viray ang kanyang mga tutorial sa kanyang sarili. Pero malay mo, may apply mo sa sarili mo o sa team nyo, kaya walang kaso doon kabatang. Ang mahalaga, nakapagbigay siya ng idea sa'yo na posible mong magamit. At ang mga tutorial na kanyang ibinabahagi ay para lamang sa mga maliliit na players katulad niya na posibleng magkaroon ng idea sa kanyang tutorial. Sa madaling salita, kung ikaw ay may mataas na points kumpara sa kanya, ay pwedeng huwag mo na siyang panoorin. O hindi naman kaya pwede mong siyang itama. Total, para sa'yo mas malakas ka, di ba? Hindi yung papasok ka at magko-komento para lang maliitin o iparamdam sa kanya na mas malakas ka dahil lang tunay na malakas, hindi sinasabing malakas siya. Kundi magiging humble yan at hahayaang ang laro niya ang magpatunay nito. At noong nakaraan ay walang kahit na anong plano na sumali ang team ni Patrick Viray sa qualifiers dahil nga sa pressure na dala ng mga tao sa kanya. Pero narealize niya na ito yung pangarap niya noong mga panahon na malungkot siya dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Kaya naman bumagsak man sila o makapasok, ang tanging gusto niya lamang ay ang subukan at umpisahan ang kanyang pangarap. Wala namang mawawala sa kanila bagkus isang magandang experience rin ito sa kanyang team. Kaya abangan natin ang team na Temple Run sa papalapit na MPL qualifiers, mga kabatang, dahil isa sila sa may kipagwasakan ng pangarap. Pero para sa kanya, ito ang simula ng kanyang pangarap. Si Patrick ay magtutuloy-tuloy lamang sa pagbibigay niya ng tutorial sa TikTok. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makatulong sa maliliit na players katulad niya. At ang mga ito ang tunay nagmo-motivate sa kanya para ipagpatuloy ang paggawa ng mga video sa TikTok. Dahil alam nyo ba, mga kabataang, maraming mga tao ang nangangarap na pasukin ng YouTube, TikTok o pag-i-stream. Pero dahil nakikita nila kung paano natin i-down o hilain pa ibaba ang mga nag-uumpisa na, ay posibleng ika-down nila ito at hindi nilang ituloy kung anuman ang pangarap nila. Dahil kung ayaw mo sa isang tao, edi huwag mong suportahan, pero huwag mong hilain pa ibaba. Pero mabalik tayo kay Patrick Viray. Dahil nga ang kanyang ina ay nagkaroon ng cancer sa puso, at ito ang dahilan kung bakit maagang nawala ng ina itong si Patrick. At gusto niya ring humingi ng patawad sa mga taong posibleng natapakan niya o naargabyado niya nang hindi niya nalaman. Ang gusto lamang di umano niyo ay ang makatulong sa katulad niyang manlalaro. Alam ko, may nagagawang mali o kasalanan itong si Patrick, pero hindi yung dahilan para kagalitan natin siya ng sobra-sobra. At sa susunod na video na ating gagawin ay siya lang naman ang isa sa may pinakamabilis na paglago ng Facebook page dahil sa kanyang lap trip na pagla-livestream, kung saan isa ring aso ang taong ito at ano nga ba ang sikreto niya kaya ganun-ganun na lang kabilis siyang mahalin ng mga tao. Sino siya, mga kabatang? Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol kay Patrick Viray. Sana ay nasagot ko ang mga katanungan dyan sa isipan mo kung sino nga ba itong taong nagtatago sa pangalang Patrick Viray. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batangueño gamer na si Inspi na nagsasabing, kilala nyo lamang ang isang tao sa pangalan, hindi sa pinagdaanan, kaya hinay-hinay sa paghihila pa ibaba. Okay? Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!